Mapagpalang hapon mga kapatid sa Inang Birheng Maria. Sama-sama nating tunghayan sa kauna-unahang pagkakataon ang Siniloan Grand Marian Virtual Procession 2020. Tampok ang iba't ibang titulo ng Mahal na Birheng Maria, ang ina ng ating manunubos. Ang Grand Marian Procession sa ating minamahal na bayan ng Siniloan ay ginaganap tuwing buwan ng Agosto, ang pangunahing patron ng bansang Pilipinas, Nuestra Señora de Inmaculada Concepcion, sa pangangalaga ni Ginang Cristi Mena at pamilya. Ito ay isang dogma ng simbahang Katoliko na tumutukoy sa kawalang bahid sa salang orihinal ng Birheng Maria noong pamay siya ipagliit ng kanyang inang si Santa Ana, na di gaya ng lahat ng tao na nagmamana ng salang orihinal. Ito ay isa sa apat na dogma ng simbahang Katoliko patungkol sa Birheng Maria at nakasaad sa bulang Ineffabilis Deus na ipinahayag ni Papa Pio IX noong 8 ng Disyembre 1854 na siya ding kapistahan hanggang sa ngayon. Ang buhay ng Mahal na Birheng Maria. Labambina Maria, sa pangangalaga ni Ginoong Paul Michael Maneha at pamilya. Pagsapit ng 9 na buwan na pagdadalang tao, nagluwal ng isang malusog at magandang sanggol si Ana at kanyang sinabi, "Sa kanakalipas na mga panahon, tila nawawala ang aking kaluluwa at ang lahat ng ito'y napupunan ngayong narito na siya." Ginawang dalisay ng Panginoon si Ana, pinasuso sa kanyang dibdib at binigyan niya ng pangalan ang kanyang anak na Maria. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing 8 ng Setyembre. La Virgencita de Siniloan, sa pangalaga ni Ginoong Joshua at Ginoong Paul Harbin Kahulugan at pamilya. Ang batang Maria na mas nakikilala natin bilang La Niña Maria ay pagsasalarawan sa Mahal na Birhen sa kaniyang pagiging bata. Kinakitaan na siya ng kabanalan kahit na siya ay bata pa lamang. Makatatlo ng hapon ng kanilang pagdarasal ng salbo, nangingiling sa araw ng pamamahinga at sumasamba sa sinagoga o kaya'y nagpupunta sa mga templo ng Jerusalem. Ipinagdiriwang ang kapistahan ng batang si Maria tuwing 21 ng Nobyembre, kapistahan ng paghahain sa kanya sa templo. Madre de Dios, sa pangangalaga ng Ginoong Limuel Relieve at pamilya. Kilala din sa tawag na Ina ng Diyos, si Maria. Ito ang isa sa mga tanyag na titulo ng Mahal na Ina. Ang pagiging Ina ng Diyos ni Kristo Jesus na sumakop sa sangkatauhan. Ito ay pinagpipista tuwing ikaunang araw ng Enero. La Sagrada Familia, sa pangangalaga ng Family Life Apostolate. Ang kapistahan ng La Sagrada Familia ay pinagdiriwang sa karangalan ng Panginoong Jesus, kanyang inang si Maria at ng kanyang amang si San Jose bilang isang pamilya. Inaalala ang kapistahan ng Banal na Mag-anak tuwing unang linggo makatapos ang araw ng Kapaskuhan. La Matrimonia en Cana, sa pangangalaga ng Pamilya Morante Celis. Unang ipinahayag ni Kristo ang kanyang pagka-Diyos sa kagilagilalas na himalang ginawa niya sa kasalan sa Kana, sa udyok ng Mahal na Ina na nagsabi, "Gawin ninyo ang anumang sasabihin niya sa inyo." Nawa ay lagi tayong mananalig sa makapangyarihang pamamagitan ni Maria na kailanman ay hindi matatanggihan ng Panginoong Jesus kapag siya ang nakiusap. Nuestra Señora de las Antiguas, sa pangangalaga ni Ginoong Paul Michael Maneha at pamilya. Hango ang titulo ng Birhen sa nagdadalamhating ina o Mater Dolorosa. Ang Antiguas ay nangangahulugang long standing sa Ingles, pagkat si Maria sa paanan ng krus ay nananatiling nakatindig at matatag sa gitna ng pagsubok na dinananas ng kanyang mahal na anak na si Jesus. Nuestra Señora de la Soledad, sa pangangalaga ni Ginang Belen Ponce at pamilya.
inilalarawan ng Birhen de la Soledad ang pagkaulila at pag-iisa ng mahal na inang namatayan ng kanyang bugtong na anak. Maging huwaran nawa natin siya kung tayo man ay dumaranas ng mga hapis at pagtitiis sa ating buhay. Hindi tayo pababayaan ng Diyos tulad ni Mariyang kinasihan ng Panginoon. Nakikita sa kanyang larawan ang instrumento ng pasyon ng Panginoon. Ina ng Hapis, sa pangangalaga ng Ginoong Adrian Advento at Pamilya. Ang inang nagdadalamhati na nagbibigay ng inspirasyon na kahit mga may paghihirap na nararanasan, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Tulad niya na nakaranas na matinding hirap at paghihinagpis dahil sa paghihirap at pagkamatay ng kanyang minamahal na anak. Ngunit, hindi siya nawala ng pag-asa na mapagtagumpayan ang kanyang anak at matupad ang kanyang tungkulin na tubusin ang sangkatauhan. Nuestra Señora de la Asunción, sa pangangalaga ng Ginoong Gian Advento at Pamilya. Ayon sa Kristiyanong paniniwala ng Simbahang Katolika, si Maria ay iniakyat sa langit kaluluwa pat katawan. Sa mga simbahang gumugunita nito, ang pag-akyat kay Maria ay isang pangunahing kapistahan na karaniwang ipinagdiriwang tuwing Agosto 15. Sa maraming bansang Katoliko, ang kapistahan ay isa ring pistang pangilig. Ang mga imahe ng Mahal na Birheng Maria mula sa ibang bayan, Nuestra Señora de los Ángeles, sa pangalaga ng parokya ng Birhen ng mga ang imahe ng Nuestra Señora de los Ángeles ng Santa Maria Laguna ay pinaniniwalaan na kasing luma na mismo ng bayan ng Santa Maria. Ang imahe ay nakatayo sa isang ulap na apakan na may mga kerubim. La Purísima Concepción de Santa Maria Bulacan, sa pangalaga ng Ginoong Mark Rolly Tropicales at Pamilya. Ipinagpapakahulugan na si Maria ang babae na kakalaban sa ahas at si Jesus ang binhi na dudurog naman sa ulo nito. Ang pagtatalaga ng Diyos sa babae na kakalaban sa ahas ay gaya ng pagtatalaga kay Kristo laban sa binhi ng ahas. Sa kadahilan ng ito, kaya binubunyi si Maria dahil ang kanyang kabunyian ay ayon sa mga turo ng Simbahang Katolika ay nawasak na ang ahas sa mga tao. Isinasalarawan naman sa Ebanghelyo ni Lucas ang kasaganahan ng grasya ni Maria nang batiin siya ng anghel. Aba Maria, napupuno ka ng grasya. Nuestra Señora de la O, sa pangalaga ng Our Lady's Nativity Parish. Ayon sa kasaysayan, dumating sa bansa si Prinsipe Carlos ng Espanya matapos siyang itakwil ng kanyang amang hari. Dahil sa laki ng kumbento ng simbahan ng Pangil, napili itong panirahan ng prinsipe. Makalipas ang mahigit 3 taon na pamamalagi ni Prinsipe Carlos sa kumbento ng simbahan ng Pangil, pinatawad at pinahanap na siya ng kanyang ama at siya'y bumalik na sa Espanya. Ang prinsipe ay kinoronahan bilang Haring Carlos III ng bansang Espanya. Matapos ang koronasyon, ipinadala niya ang imahe ng Nuestra Señora de la O at Santo Niño de la O sa simbahan ng Pangil bilang handog na alaala at pasasalamat sa mabuting mamamayan ng Pangil. Ang salitang O ay hango sa sinaunang antifona ng Adbento na nagsisimula sa O at dinadasal mula Setyembre 17 hanggang 23 bilang parangal kay Maria dahil sa kanyang pagbubuntis kay Hesukristo. Mga imahen ng Mahal na Birheng Maria mula sa bayan ng Siniloan. Nuestra Señora de los Pobres, sa pangalaga ng Ginoong Gerald Ramos. Ang Mahal na Birheng ng Banux o Our Lady of Poor ay ang titulo na ibinigay sa pagpapakita ng Mahal na Birheng kay Mariette Beko na mula sa bansang Belgium sa pagitan ng Enero 15 at Marso 2, 1933. Sinabi ni Beko sa kanyang pamilya at pari ng parokya na nakita niya
ang isang magandang babae na puting-puti ang kasuotan na nagpahayag ng kanyang sarili na birhe ng mga dukha, na nagsasabi na nandito ako upang mapawi ko ang pagdurusa at manalig sa akin at naniniwala ako sa inyo. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing 15 ng Enero. Mater del Sagrado Corazón de Jesús, sa pangangalaga ni Ginoong Lacanlimuel Arellano. Noong 1854, sa bansang Pransya, ipinangako ni Father Jules Chevalier na kung ang pangarap niyang bumuo ng isang misyonaryong kongregasyon bilang paggalang sa Sagradong Puso ni Jesus ay magiging katotohanan, ituturo niya sa inyong manampalataya na mahalin si Maria sa isang espesyal na paraan. Ang representasyon ng imahen ng banal na puso ni Jesus ay habang si Jesus ay bata pa at nasa mga bisig ng kanyang ina, habang ipinakikita ni Maria ang puso ng kanyang anak. Ang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing 31 ng Mayo. Nuestra Señora de Salvación, sa pangangalaga ng Ginang Asuntibay at Pamilya. Ito ay kinikilalang patrona ng Diocese ng Roan Albay. Tanga niya ang Batang Jesus sa kanyang kaliwang kamay at may hawak siyang isang tao sa kanang kamay na sinasagip mula sa apoy ng impyerno at isang anghel na nakaluhod na nag-aalay na nagliliyab na puso sa Batang Jesus. Ang kapistahan nito ay pinagdiriwang tuwing 17 buwan ng Agosto. Siya ay kinoronohan noong 25 ng Agosto, taong 1976, ni Arsobispo Jaime Cardinal C. ng Maynila. Nuestra Señora de la Salud, sa pangangalaga ni Ginoong Daniel Castaño at Pamilya. Makalipas ang 72 taon mula nang mawasak ang isang simba at kumbento, muling binuway ng simbahang katoliko ang debasyon sa Pilipinas sa Nuestra Señora de la Salud. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nasilayan ng publiko ang mapaghimalang banal na imahen ng Nuestra Señora de la Salud, partikular para sa mga may sakit na nangangailangan ng himalang lunas. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing 17 ng Nobyembre. Nuestra Señora Desatadora de Nudos, sa pangangalaga ni Ginoong Johnny Peñapiel at Pamilya. Si Maria, bilang ina nating lahat, ay siyang umaalis ng mga buhol sa ating buhay. Ang debosyon, Our Lady of Undoer of Knots, ay naging mas sikat ng dahil ininimok ni Pope Francis ang debosyon sa Argentina. Ipaniliwanag niya na tungkol sa imahen sa kanyang unang taon bilang obispo. Sa pananampalataya ni Maria, ay natapos na ang buhol ng kasalanan. Nuestra Señora del Aurora Rosario, sa pangalaga ng Ginang Resi Taytayon at Pamilya. Ayon sa tradisyon ng simbahang katoliko, ibinigay at itinuro ng Birheng Maria ang pagdadasal ng Santo Rosario kay Santo Domingo de Guzman, na siyang sinabing nagpakita rito noong 1208 sa simbahan ng Proville sa Pransya. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing 7 ng Oktubre. Nuestra Señora de los Mártires, sa pangangalaga ni Ginoong John Sebri Serrano at Pamilya. Ang mahal na birhe na nagahapis ay tinatawag din na reyna ng mga martir, dahil sa pagtanggap niya sa kalooban ng Diyos na tubusin ng kanyang anak ang kasalanan ng sanlibutan. Ang ina na tiniis ang sakit na nararamdaman habang nakikita niya at napapanood na pinapahira ng kanyang minamahal na anak. Naway, ang mahal na inang naghihinagpis sa maging huwaran ng inang nagdadalamhati, nahihirapan at nawawalan ng pag-asa. Nuestra Señora del Perpetuo Sororo, sa pangalaga ni Rodelita Darcera at Pamilya. Ang Our Lady of Perpetual Help ay kilala din sa ating mga Pilipino bilang ina ng laging saklolo. Ang larawan ay nagpapakitang si Maria
tangan sa kanyang mapagkarugang bisig ang batang Jesus kasama ang mga Arhel Miguel, Gabriel, hawak ang mga tanda ng pasyong babatain ng Panginoong Jesus sa pagtubos ng kasalanan ng sangtauhan. Sinasabing ang larawan ng ina ng laging saklolo ay ginuhit ni San Lucas Evangelista at ito'y minsang nakita ng isang mangangalakal sa Gresya at ito'y kanyang dilala sa Roma. Kinalat ng buong redemptionist ng debosyon sa Mahal na Bereng Maria hanggang sa ito ay lumaganap sa buong mundo. Nuestra Señora de Medalla Milagrosa, sa pangangalaga ng Samahang Medalla Milagrosa. Ang Medalla Milagrosa ay isa sa pinakanatatanging handog ng mapagpalang Bereng Maria sa buong sangkatauhan. Magpagawa ka ng ganitong medalya, ang taong magsusuot nito ay magkakamit ng maraming biyaya, lalong-lalo na kung ito'y isasabit sa leeg. Ito ang mga salitang iniwan ng Mahal na Birhen sa kanyang pagpapakita kay Santa Catalina Labor. Sa paligid ng medalya ay mababasa ang mga tagang, O Mariyang ipinaglihing walang kasalanan, ipanalangin mo kaming dumudulog sa iyo. Ang mga sinag naman sa kamay ng Birhen ay lumalarawan sa maraming biyaya maaaring matanggap sa pamamagitan ni Maria. Pinagdiriwang ang kapistahan ng Birhen ng Medalla Milagrosa tuwing 28 ng buwan ng Nobyembre. Nuestra Señora de las Flores, sa pangangalaga ng Samahang Bulaklakan at Kabusilakan. Ang Nuestra Señora de las Flores de Siniloan ay isa sa mga natatanging veneradang imahe mula sa parokya ni San Pedro at San Pablo. Nagsimula ang pamimintuo sa Birhen de las Flores noong taong 1914 sa pamamahala ng isa sa mga tanyag na samahang pangsimbahan sa lalawigan ng Laguna, ang Samahang Bulaklakan. Nuestra Señora de los Dolores de Turumba, patrona at ina ng lawa ng Laguna, sa pangangalaga ng anak ng Birhen ng Turumba ng Laguna. Ang debosyon sa Mahal na Birhen ng Turumba ay nagsimula sa bayan ng Paki, Laguna noong taong 1788. Sa buong taon, ito ay pinagdiriwang ng 7 beses o tinatawag na 7 lupi, simbolo ng 7 hapis ng Mahal na Birheng Maria. Nadagdagan pa ng 2 pang selebrasyon upang mas makapagpuri at makapagpasalamat sa Mahal na Birheng Maria at upang magsilbing siyam na nobena para sa karangalan ng Mahal na Birhen. Mga titulo ng Mahal na Birheng Maria na ginawaran ng Koronasyon Kanonika. Nuestra Señora de Lourdes, sa pangangalaga ng Pamilya Ramos. Nagpakita ang Mahal na Birhen ng 18 beses kay Bernadette Subirus. Ang unang aparisyon ay noong Pebrero 11, sa yungib ng Masabiyal sa Lalawigan, habang nangongolekta ng panggatong si Bernadette kasama ang kanyang kapatid na babae at isang kaibigan. Inilarawan niya ang aparisyon, isang magandang babae na may rosaryo sa kanyang braso, nakabihis ng puting-puti at may kulay asul na sinturon sa paligid ng kanyang bewang at isang pares ng gintong rosas sa panan. Sa 18 o huling aparisyon, noong Hulyo 16, kapistahan ng Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, nagpakita ang Mahal na Birhen kay Bernadette at sinabi, Ako ang Inmaculada Concepcion. Inaalala ang kapistahan ng Our Lady of Lourdes tuwing 11 ng buwan ng Pebrero. Nuestra Señora del Monte Carmelo, sa pangangalaga ni Ginang Susan de Roma at pamilya. Ayon sa tradisyon, nagpakita ang Mahal na Birhen kay San Simon Stock sa bansang Inglaterra noong Hunyo 1251. Lumaganap ang tradisyong ito simula 1642 matapos mailathala ang mensahe ng Mahal na Birhen sa pamamagitan ng isang circular ni San Simon Stock na sinasabing kanyang nabanggit kay Peter Boyle
kanyang kalihim at kompesor. Nuestra Señora de Aranzazu, sa pangalaga ni Ginoong Jojo at Ginang Sara Leotibo at pamilya. Isang hapon ng Hunyo 11, 1449, nagpakita kay Rodrigo isang batang pastol ng mga kambing na Uribani na isang pamayanan sa Oñate ang mahal na birhen ng Aranzazu. Kumalat ang debosyon ng mahal na birhen ng Aranzazu sa buong Espanya at sa mga pook na nasasakupan nito pati na din sa Pilipinas. Ipinagdiriwang ang kapistahan ng mahal na birhen ng Aranzazu tuwing 9 ng Setyembre. Ang imahin ng mahal na birhen ng Aranzazu ay ginawaran ng koronasyong canonical noong nakaraang 31 ng Mayo 2017. Nuestra Señora de los Remedios de Pampanga, sa pangangalaga ng pamilya Gamara Oriza. Noong 1519, ang isang larawan ng Birhen ng Remedios ay dinala sa bansang Mexico sa Amerika nang sakupin ng mga Kastila ang nasabing bansa. Muling nakita ang larawan noong 1540 pagkaraan ng halos 20 taong pagkakatago sa gubat. Sinasabing ng isang taong nagngangalang Juan Aguila ang siyang nakatagpo nito noong marinig ang isang tinig sa gubat na ang habilin ay magpatayo ng isang sambahan sa kanyang karangalan. Sa ating bansang Pilipinas, siya ang patron ng bayan ng San Fernando City sa lalawigan ng Pampanga. Nuestra Señora de Guía, sa pangangalaga ni Ginoong Zandel Balungaya at pamilya. Ang Nuestra Señora de Guía, na kilala rin bilang Our Lady of Guidance, ay isang imahe ng 16 na siglo ng Mahal na Birheng Maria na inilalarawan bilang Immaculate Conception at sobrang pinarangalan ng mga Pilipino. Ito ay tinuturing na pinakamatandang imahe ng Mahal na Ina sa Pilipinas. Lokal na pinarangalan bilang patron ng mga naglalayag at manlalakbay. Ang imahe ay nabuo sa Ermita Church sa lungsod ng Maynila. Pinagkalooban ni Pope Paul VI ang imahe ito ng isang canonical na koronasyon noong Disyembre 30, 1955. Nuestra Señora de Peña Francia, sa pangangalaga ni Ginoong Raul Flores at pamilya. Ang imahe ng Birheng Maria na tinaguri ang mahal na birhen ng Peña Francia ay siyang pintakasin ng buong Kabikulan. Ito ang naging tanggulan at sandigan ng mga Bicolano sa loob ng 300 taon. Ganap na binigyan ng parangal ng simbahan sa pamamagitan ng canonical coronation ang imahe ng Birheng ng Peña Francia noong Setyembre 19, 1924 sa lungsod ng Naga na nasaksihan ng 100,000 tao. Nuestra Señora la Virgen Divina Pastora, sa pangangalaga ni Ginoong Eulogio Lamoso. Sa Pilipinas, nagsimula ang debosyon sa Mahal na Birheng Divina Pastora sa pagdating ng isang maliit na imahen mula pa sa Espanya. Ito ay dinala sa gitnang kapatagan, lalawigan ng Nueva Ecija sa bayan ng Gapan, na isang kapangaran at pinagpapastulan ng isa't ibang hayop. Sa paglaganap ng himala na ginawa ng Mahal na Birhen, siya ay nagpakita sa isang magsasaka sa sityo ng Kalyos kung saan siya natagpuan. Sa tuwing matatapos ang buwan ng anihan, nagbibigay pugay sa kanya ang mga magsasaka at nagpapasalamat para sa magandang panahon ng anihan. Sa paglaganap ng himala at debosyon ng Mahal na Birhen, siya ay binigyan ng titulo na Reyna ng Gitnang Kapatagan na sinasakop ang 8 probinsya ng Luzon. Nuestra Señora del Santísimo Rosario La Naval de Manila, sa pangangalaga ng Ginoong Eulogio Llamoso. Noong taong 1907, buwan ng Oktubre, ginawaran ng koronasyon kanonika ang Mahal na Birhen ng Santísimo Rosario La Naval de Manila sa bisa ng kapangyarihan ni Papa Pio 10. Matatagpuan ang imahe ng Mahal na Birheng Maria sa simbahan ng Santo Domingo sa lungsod ng Quezon.
Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Kaysasay. Sa pangangalaga ni Ginoong Lance Chester Salazar Laksamana at pamilya. Ang imahe ng Mahal na Birhen ay nakalagak sa pangdiyosesis sa Dambana ng Birhen ng Kaysasay sa Taal, Batangas. Ang imahe ay representasyon ng Inmaculada Concepción at isa sa mga pinakamatanda sa bansa. Natagpuan ito noong 1603 ni Juan Maningkan, isang mangingisda sa lawa ng Pansipit. Pinagkatiwala ang Birhen kay Doña Maria Espiritu, ngunit lagi pa rin itong nawawala sa kanyang urna, kung kaya't binansagan siyang Birheng Gala. Ilang taon ang nakalipas, nakita nila Maria Bagohin at Maria Talain ang imahen sa isang puno ng sampaga na may dalawang kandilang nakatirik, na siya namang pinoprotektahan ng dalawang ibon ng kasay-kasay. Ang imahen ay nakoronohan noong 1974 at iminigay ang pamagat na Reyna ng Diocese ng Lipa. Ang kapistahan ng Ina ng Kaysasay ay pinagdiriwang tuwing Disyembre 8 at Siyam. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, kasama ang Mahal na Birhen ng Fatima. Sa pangangalaga ng Total Organization for Peace and Prosperity of Siniloan. Kilala rin bilang Birhen ng Antipolo o Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, ang Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje ay tinagurian bilang patrona ng lahat ng manlalakbay at nagpapatakbo ng anumang uri ng sasakyan. Dinambana ang imahe ng Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje sa Antipolo makalipas ang paglalakbay ng isang barko galing sa Espanya na dumaan sa Mexico. Ang paglalakbay ay punong-puno ng panganib, tulad ng pagsakay ng mga pirata, sunog at bagyo. Dahil sa panalangin kay Maria, matiwasay na nakarating ang barko sa Pilipinas. Siya na ang patuloy na dinarayo at pinupuntahan ng mga pilgrims sa kanyang dambana sa Antipolo. Kahit pa winasak ang dambanang simbahan ng pambobomba ng mga kano noong World War II, ay binalik ang dambanang simbahan ng imahe ng Mahal na Birheng Maria at nagpatuloy ang pilgrimage ng mga demotong manglalakbay. Noong 1926, iginawad ni Pope Pius XI ang canonical coronation, isang dekretong parangal sa imahe ng Birheng Maria dahil sa pagiging antigo nito, kinatampukan ng mga milagro at marubdob na dinedebosyonan ng mga mananampalataya. La Virgen Festejada 2020-2021. Nuestra Señora de la Purificación de Candelaria. Sa pangangalaga ni Ginoong Elpidio Serrano at Ginang Eufemia Serrano at pamilya. Ang unang patrona ng bayan ng Siniloan. Nagumpisa ang kasaysayan ng Mahal na Birhen ng Candelaria sa bayan ng Siniloan ng kinumisyon ni Señor Alperes Cristobal de Mercado para sa simbahan ng Dilaw, ngayon Paco, Manila, taong 1569. Makalipas ang 3 taon, ang imahen ng Mahal na Birhen ng Candelaria ay inilagak sa bagong tayong ospital sa bayan ng Los Baños sa Laguna. Dito ay ilang taon ding namalagi ang Mahal na Birhen. Nang taong 1615, hiniling ni Padre Juan Miguel de Tabera mula sa parokya ng Siniloan, isang bayan din sa Laguna, sa obispo na ibigay sa bayan ng Siniloan ang imahe ng Birhen mula sa ospital sa Los Baños. Layo ni Padre Talavera na ilagak ang imahe ng Mahal na Birhen ng Candelaria sa isang burol sa gitna ng dalawang baryo sa Siniloan, Inagwasan at Galoy, upang pagbukludin ang pagkawatak-watak ng mga lugar dito. Sa kagustuhan ng nakararami, matapos maitayo ang ermita kung saan nakalagak ang Mahal na Birhen, humiwalay ang nasabing lugar
lugar sa bayan ng Sinloan. Ito rin ang nagudyat sa pagkakatatag ng bayan ng Mabitak taong 1618. Matapos ang apat na siglo, taong 2015, sa kagustuhan ng Nooy Cura Paroko na si Reverendo Padre Rolando Abarca, kasama ang konseho pastoral, na muling ibalik sa Siniloan ang debosyon sa Mahal na Birhen ng Candelaria bilang kauna-unahang patron ng bayan ng Siniloan. Ito ay pinagbigay alam sa mamamayan ng Siniloan at dagli rin itong tinugunan ng mag-asawang Elpidio at Eupemia Serrano bilang pasasalamat na rin sa biyayang natatanggap ng kanilang pamilya. Magmula noon ay tauna nang inilalahok sa pagdiriwang ng kapistahan ng mga kasalukuyang patron na sina San Pedro at San Pablo. Ipinagdiriwang na rin ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Candelaria sa bayan ng Siniloan tuwing 2 ng Pebrero na nilalahokan ng mga deboto ng Mahal na Birheng Maria. Viva la Virgen! Viva la Virgen Festejada! Viva la Virgen de Candelaria!